Magandang araw ito po si PH Scoop. Kanina pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng pamahalaan sa mayigit 5,000 beneficiaryo habang nagpapatuloy siya sa kanyang pagbisita sa Coronadal City, South Cotabato. Kabilang dito ang livelihood assistant mula sa Department of Labor and Employment sa ilalim ng Integrated Livelihood Program, DILP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, TUPAD, Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay Program at Government Internship Program. Sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation, AICS nito. Gayun din ang Department of Trade and Industry, DTI, ay nagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa at shared service facility, SSF, project, habang ang Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, ay nagbigay din ng scholarship at tools, toolkit sa mga benepisyaryo ng TESDA, Alay, Ayliwanag at Ascenso program. Ibinabalik ng punong ehekutibo ang ilang mga kagamitan at makinarya sa agrikultura, kabilang ang mga harvester, rice seeders at transplanter mula sa Department of Agriculture. Bago ang kaganapan, in-inspection ni Pangulong Marcos Jr. ang nagaganap na job fair ng DULE sa South Cotabato. Personal ding dumalo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa South Cotabato nitong Miyerkules. Pinangunahan din nito ang paglulunsad ng South Cotabato Consolidated Rice Production and Mechanization, pati na ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng gobyerno at job fair sa lalawigan. Sa kabilang balita, napakamakapangyari ang sindikato umano ang nasa likod ng 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na nakuha nga kay Police Sergeant Rodolfo Mayo noong October 2022. Ito ang ibinunyag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos batay sa kanyang impormasyong nakuha. Sinabi pa niya na maaaring sasaktan ng sindikato ang pamilya o anak ng kahit na sinuman na kasama sa nagpapaimbestiga ng shabu cover-up. Hindi man masabi ni Abalos na kung iisa o marami ang nasa likod nito, subalit hindi siya naniniwala na kay Mayo lamang ang mga shabu. Itinuturing naman na isa sa pinakamalaking illegal drug haul ang 990 kilos na droga mula kay Mayo. Sa pahayag ni dating Pangulong Duterte na dapat naman mag-resign ang mga pulis at hayaan na ang mga sundalo na mag-take over. Subalit sinabi ni Abalos na posibleng nasabi lang ito ni Duterte dahil sa issue. Ani pa ni Abalos na gagawin nila ang kanilang trabaho dahil tiwala siyang marami pa silang magagawa para masresolba ang mga problema ng illegal na droga sa bansa. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.